ang katotohanan sa Romano Katolikong Simbahan. Pasimulan natin sa pinakaunang talata ng kasaysayan. Sinasabi dito na ang relihiyong Kristiyano ay nakabatay sa mga turo ni Jesus Christ at ito ay malinaw. Himayin natin mula sa pinakaugat ng doktrina nito o ang mga katuruan, ang salitang teachings. Ito ay mula sa salitang ugat na teach. Ito ay nagmula sa salitang token ng Old English, na nangangahulugang isang bagay na nagsisilbing nakikita o nasa salat na representasyon ng isang katotohanan, kalidad at pakiramdam. Sa madaling salita, ang turo o katuruan ay nagmula sa katotohanan. Ito ang Strong's 571 ng Hebrew Concordance, ang salitang emet. Ito ay binubuo ng mga litrang alip, mem at ta. Ang alip ay naglalarawan sa kataas-taasang ama, at ang litrang ta bilang tanda ay naglalarawan sa anak. Ang mem ay nangangahulugang pinakamakapangyarihan na napagigitnaan ng ama at ng anak, na nangangahulugang ang ama at ang anak ay isa. At ito ay kumpirmado ayon kay Apostol Yeshayahu kanon. Ang salitang emet ay nagmula naman sa salitang aman, ang Strong's 539 ng Hebrew Concordance. Ang emet at ang aman ay pareho lamang ng konsepto bilang ama at anak na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang ginamit lamang na huling letra ng aman ay ang nun na naglalarawan din sa anak. Kung susuriin ang grammar, ang emet ay naglalarawan ng ikinikilos ng aman bilang suporta na nangangahulugang ang suporta natin ay ang katotohanan na walang iba kundi ang ama at ang anak. Sa makatuwid, ang katuruan ay umiikot sa katotohanan na walang iba kundi ang ama at ang anak. Ano ba ang katuturan ng salitang teach sa orihinal na kasulatan? Ito ang 3948 ng Hebrew Strong's Concordance na salitang likat. Ito ay binubuo ng mga litrang lamid, kop, at kate. Ang lamid ay lumalarawan bilang katuruan. Ang litrang kop ay nangangahulugang itinakda na inilalarawan ng time. At ang litrang kate ay naglalarawan sa wool bilang protection. Kung kaya't ang buong katuturan ng teachings o likat ay ang itinakdang katuruan bilang protection. Ang nagbubuklod sa kalipunan ng mga kaisahan ng katotohanan ang inilalarawan ng bind, circle at hop na tumutukoy sa mga tapat o mga believers na may mga espesyal na ugnayan na parang sa mag-asawa sa pagitan nila at ng katas-tasang lumalang. Ang katuroang ito ay batay sa scroll o Megillah, ang Strong's 4039 ng Hebrew Strong's Concordance. Ito ang mga tinipong kaganapan ng mga kamanghamahang gawa sa pamamagitan ng kapangyarihan na dapat na ituro o ipaalam at ipahayag. Ang salita ng Elohim. Ang tinatawag na sefer sa orihinal na Hebreong salita, ang Strong's 5612, na initranslate sa salitang Bible at kinalaunan ay tinawag na Holy Bible. Ngunit sa seri ng The Truth About the Bible, ay tinalakay na ang salitang Bible na hindi sapat para isalin ang salitang sefer. Ang salitang sefer o ang salita ng Elohim ay napakahalaga. Dahil sa serye ng pinamagatang salita, ang salita ay tumutukoy sa anak bilang ugat ng lahat ng bagay. Ang salitang Elohim ay napakahalaga rin dahil ito ang tunay na titulo ng kataas-taasang lumikha na tumutukoy sa salitang emet o teachings. Ngunit ito ay pinalitan ng pangalang J.O.D. na sinasamba at pinaniniwala ang pinakamakapangyarihan ng mga Teutons, ang Germanic race. At kung sasabihin ng sefer ay word of J.O.D., nawawala ang katotohanan dahil ito ay nangangahulugang salita na ng paganong pinaniniwalaan at ito ay malinaw. Kung ito naman ay tatawagin ding Holy Bible tulad ng Word of J.O.D., ito ay hindi na rin magdidikta ng katotohanan. Dahil ang salitang Holy ay paganong terminolohiyang may katuturang pagpaparangal sa sinasamang araw ng mga pagano. Ang karagdagang mga impormasyon ay nasa scriptural truth about the word Holy. Kung ang batayan ng katuruan ay itong Holy Bible, sa mga tuwid ay maliwanag na ang katuruang ipinalalaganap ay kontaminadong kopya na ng Megillah o kontaminadong salita na ng Elohim na nasusulat. Tama, dahil ito ay teachings of Jesus Christ. Sino ba si Jesus? Siya ang ipinalit na paganong pangalan para sa tunay na isinugong anak. Ito ay malinaw na ipinaliwanag sa serye ng scriptural truth about the name Jesus. At ang tunay na pangalan ng anak ay Yahushua na matutunghayan sa serye ng pangalan ng Mesiyas. Ang pangalang Jesus ay kinikilala sa titulong Christ o Kristos. Ang tawag sa mga paganong manunubos.
at ito ay malinaw sa scriptural truth about the word Christ. Ang Jesus Christ ay malinaw na nagmula sa Jesus Christ na o Jesus Christ na inimbento ng simbahang Katoliko sa pangunguna ni Constantine. At ang mga paganong mananamba sa mga Sundays na ito na kinikilala nilang Kristo ay ang mga Kristiyano. At ang sistema ng pagkikipag-ugnayan nila sa pagitan ng mga Sundays ay ang tinatawag na religion na malayo sa katuturan ng salitang syarat o syaret na nangangahulugang pakikipag-ugnayan sa ama at sa anak. Ang karagdagang detalye o ukol dito ay nasa serye ng What is Religion? Sa simula pa lamang ng pagpapakilala ng kasaysayan ng Romano-Katolikong simbahan, ay malinaw na sila ay hindi ayon sa katotohanan dahil ang kanilang pagpapahalaga ay hindi na ayon sa katotohanan, hindi ayon sa ama at sa anak. Dito ay sinasabi na ang itinuturo ng teolohiyang Katoliko na ang panahon ng simbahang Katoliko ay ang pagpapatuloy ng sinaunang pamayanan ng Kristiyano na itinatag ni Jesus. Ngunit sa katunayan ay walang ibang pamayanan ng Kristiyano ang itinatag ang pangalan Jesus, maliban na lamang nang imbentuhin ang pinagmula ng pangalang Jesus Christ. Sa site ng thecreatorscalendar.com ay lumabas ang isang kontrobersyal na lathala ng paglikha ng bagong sasambahin ni Constantine kasama ng Council of Nicaea. Napapaloob dito na ito ay nagumpisa sa pamamagitan ng butuhan mula sa 53 na sinasambang kinikilalang JOD hanggang sa natapos ang pagpili at ito ay pinagtibay. Ang detalye ukol dito ay narito sa reference na ito na nasa description ng ating video. Ngunit ito ay pinabulaanan at sinasabing isang uri ng panlinlang. Sa site pa rin ng thecreatorscalendar.com ay mababasa rin ang Creed of Constantinople Church na naglalaman ng pagtatakwil sa Hebreyong pagpapahalaga na batay sa mga kasulatan. Kung panlinlang man ang ginawa ng thecreatorscalendar.com o pagtatanggol man sa kasinungalingan ang ginawa ng The Kindle Flame Blog sa seri ng 10 dosin ng kasinungalingan ng Kristyanismo sa tanong na totoo ba? At sa sagot na oo o hindi, malalaman natin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at kasinungalingan. Balikan natin ang parirang early Christian community established by Jesus. Kung susuriin natin, hindi ba ang tinatawag na Christians ay ang mga naniniwala sa Kristos? At ang Kristos ay ang mga tumutukoy sa mga pinaniniwalaan ng mga paganong pinakamakapangyarihan sa lahat bilang kanilang manunubos? Sa patas na pag-aanalisa sa translation Kristos mula sa Masyak ng mga Hebreo, sila ay walang halos pinagkaiba kung history at etymology ang pag-uusapan. Ngunit sa scriptural truth about the word Christ, malinaw na ang ama at ang anak ang itinuturo bilang pinakamakapangyarihang kamay na sa kanyang bayan ay nagbibigay proteksyon, bagaman at nagtataas din ng karapat-dapat bilang sugo upang magbigay proteksyon din sa kanyang bayan. Ang pinakang issue dito ay ang salitang alludes na nangangahulugang tumutukoy lamang sa pinaniniwalaan ng mga Griyego at ng mga Romano noong panahong iyon. Sa makatuwid ay may basbas ng kung sino ang namumuno sa kanilang estado. Sa makatuwid, ang Kristo ay hindi sa pamamagitan ng basbas ng kataas-taasang lumalang, samantalang ang Masyak ay ayon sa kanyang kalooban. Sa aklat ni Apostol Yeshayahu kanon ay sinasabi na sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Yahuda. Tunay na alam ng totoong mga tagasunod ng katotohanan ang kanilang pinaniniwalaan dahil ang tunay na mga followers at mga kaagapay ng tunay na Elohim ay may espesyal na ugnayan sa kanya na parang asawa. Ang mga ito ay tinatawag na kabir na nagtataglay ng katapatan sa kataas-taasang may lalang. Alam nila ang tunay na may basbas ng katotohanan at alam nila ang tumutukoy sa mga paganong iniidolo. Sa matalino at mabuting kaisipan o common sense, bakit nila gagamitin ang salitang hindi tumutukoy sa totoo kung ang tunay na protektor o manunubos naman ay mayroong sariling titulo? Sinasabi dito ng Papa na siyang obispo ng Roma ay ang punong pastor ng simbahan. Ang obispo ng Roma na kilala bilang Holy See ay ang sentral na autoridad sa pamamahala ng simbahan. Ang Papa na nangangahulugang Father ay kinikilala bilang pinakadakilang Father. Siya ang titulong pitor ni Nimrod o kilalang Baal na nangangahulugang self-proclaimed Elohim. Ang titulo ng mga kumer o pare na ang pinaniniwalaan na hindi ayon sa katotohanan. At ito ay malinaw sa scriptural truth about the title Reverend Father.
Ang kanyang pagiging punong pastor ay nangangahulugang vicario ng Kristo, o ibig sabihin ay kahalili ng Kristo. Kung ang tinutukoy ay ang tunay na Mesiyas, malinaw na ito ay hindi katuruan ng katotohanan dahil hindi niya ibibigay ang kanyang kaluwalhatian sa iba tulad ng mga kinikilalang papa sa Roma. Sa scriptural truth tungkol sa tatak ng halimaw ay tahas ang tinuturo na ang mga nagpapahalaga sa Kristo ay ang anti-Masyah o laban sa tunay na Mesiyas, at ang tatak na ito na susi ay tatak ng tinatawag na hulisi. Ang orihinal na tatak ng paganong sinasamba ng mga Romano na kilalang doorkeeper of the heavens, ang isa sa pangunahing mga Peters na kilalang Janus o Janus. At ang pangalan ng sinasamba nilang ito ang ipinalit sa unang buwan ng Abib sa kasulatan bilang pag-alala sa kanya na kinikilala ng God of Beginnings, ang tinatawag at pinagdiriwang ngayong paganong bagong taon. Bukod dito, ang simbolong isda nilang ito ay simbolo ng pagpapahalaga nila kay Dagon. At ito ay malinaw ding tinalakay sa tatak ng halimaw. Ang mga ini-adapt na paganong pagpapahalaga ay malinaw kung ano ang nakikita sa kanila ngayon, tulad ng palamuting krus at tatak ng hawak na krus na ito na tanda ng mga karumaldumal na pagpapahalaga sa hindi tunay na lumikha ng lahat-lahat. Sa 10 dosena ng kasinungalingan ng Kristyanismo sa tanong na totoo ba, dito ay lubusan nating makikilala kung sino ang Catholic Church. At ang lahat ng pagsalangsang na ito ay tatalakayin natin sa mga siri ng warning number 1 hanggang number 14 ng scriptural truth upang lubusan nating maunawaan ang katuturang pangkalahatang kalipunan ng mga mananamba sa sinasambang araw. Ang Catholic Church na ugat ng Kristyanismo, ang relihiyong may sistemang hindi kumikilala sa katotohanan, ang mga nagtatakwil sa tunay na Elohim. Ang mga nagtatakwil sa tunay na pangalan ng Yahuwang Elohim, ang mga nagtatakwil sa tunay na pangalan ng isinugong anak, ang mga nagtatakwil sa tunay na Mesiyas, ang mga namumuhi sa katotohanan, ang mga namumuhi sa mga naniniwala sa katotohanan, ang mga nadadaya ng kadiliman. At malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Maraming salamat po. Elohim bless us.